Gagawin mo ba yung sinabi ko sa'yo, ate? Baliw ka na talaga. Hindi ako pupunta kahit saan ang hindi ko kasamang asawa ko. Paano kung hindi ka niya isama? Dito lang ako lalagi sa kwarto hanggang sa bumalik tayo sa Mexico. Ay, Ate Mechi, sa totoo lang, akala ko mas matalino ka. Maghintay ka. Maghintay ka lang. Hanggang sa magmahal ka na. Magmahal ka ng lalaki para malaman mo kung anong nararamdaman ko. Hahayaan mo lang ba ang asawa mo na ginaganyan ka? Hindi naman siya ganyan. Nagkataon lang na meron akong kasalanan. Nagkataon lang? Iniisip mo na mas mababa ka sa kanya at sa pamilya niya. Halos lumuhod ka na sa harapan nila na parang basahan kung ituring ka nila. Babalik na ako sa kwarto ko. Magkukulong ka na naman? Oo! Mali yung ginawa ko. Hindi na ako dalaga katulad mo. May asawa na ako. Dapat iniisip ko yun. May asawa na rin siya. Pero sumasama pa rin siya kay Mystica. Hindi! Akala mo lang yun! Magkasama sila. Di ba sinabi ko na sa'yo, nagsayaw silang dalawa sa harap ko? Napilitan nga lang siya! Oo, sige. At nagpapilit naman siya. At sumayaw na magkadikit pa ang mukha nila. Hinayaan din niyang hawakan ng babae. Wala ka naman sinabi sa akin na ganyan ah! Ayoko naman na masaktan ka, pero ayaw mo kasing maniwala. Pustahan tayo. Sasabihin niya sa'yo ang kahit ano para lang hindi ka sumama sa kanya ngayong gabi at maiwang ka rito. Bakit naman? Ay, edi para magkita sila ni Mystica, siguradong magsasayaw uli sila. Ano? Sa palagay mo? Sigurado ako ron. Pero makakaganti ka kay Jorge Luis kung makikipagsayaw ka kay Danilo. Para patas lang kayo. Hindi, hindi. Ayoko, Rosario. Sige na, huwag mo na akong pahirapan. Mag-aayos ka ngayong gabi. At makikipagkita tayo kina Danilo at Aldo sa events room. At sasayaw tayo. Makikita mo mamamatay sa selos ang Jorge Luis na yun at hindi ka na niya iiwan. Maniwala ka, ate. Hanggang kailan ba tatagal ang kaso, attorney? Hindi ko alam. Wala pa ang petsa sa pagbasa ng mga kaso niya. Ay, Diyos ko. Hanggang kailan nila ikukulong si Guillermo? Kung may makukuha tayong testigo na makapagsasabi na lasing ang batang yon sa araw na yon, mas mapapadali ito. Paano tayo makakakuha ng testigo? Paano? Mahal na Birhen ng Guadalupe, tulungan niyo akong maging mahinahon. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan niyo ako. Kumusta, mahal ko? Huwag ka na magkunwari sa akin, ha? Kung paano nag-enjoy kayo kaninang umaga, gawin mo na rin ngayong gabi. Sumama ka sa kapatid mo at gawin mo ang lahat ng ginagawa niya. Kahit na dalaga si Rosario at may asawa ka na, hindi na mahalaga yon. Okay lang yon. Sige! Madali lang naman ang sinasabi ko. Naiintindihan ko. Kailangan natin kumuha ng testigo na babayaran. Hindi ko sinasabi sa'yo na yun ang tamang gawin, pero... Sino magiging testigo? Isa sa kanila ay maaaring kaibigan ni Guillermo. Kaibigan niya? Sinong kaibigan? Si Berta Martinez, yung babaeng kinakasama ni Guillermo Munoz. Talaga? Hindi naman gaano seryoso, pero totoo na pwede natin siyang gamitin dahil ginagawa ng babaeng yun ang kahit na ano. Anong sasabihin ng babaeng yun? Na nung araw na yon, nag-away silang dalawa ni Guillermo na lasing nung pagkakataong yon, humingi siya ng pera sa kanya at nangako siya magbibigay. Kaya nagawa ng akusado na magnakaw. Nakuha mo ba ang ideya, Mrs. Mancilla? Oo, attorney, naiintindihan ko. Kaya lang ang babae na yon, kailangan natin bayaran ng malaki dahil alam niya kung gaano kahalaga ang testimonya niya. Alam kong illegal ang gagawin natin ito, attorney, pero pumayag na kayo sa gusto ng babaeng yon. Ako na ang bahala sa perang ipabayad. Hindi ako aalis dito sa kwarto. Bahala ka. Hindi na rin ako lalabas para kumain. Pwede ka magpadala ng pagkain dito. Pero hindi ako nagugutom. Alam mo, Maria Mercedes, huwag ka nang umastang biktima. Pagbalik natin sa bahay sa Mexico, magagawa mo ang kahit na ano. Pero dito, huwag ka magpanggap dahil walang naniniwala sa'yo, lalo na ako. Naintindihan mo? Sinabi ko naman sa'yo na sinundan ko lang si Rosario. Hindi ko kailangan ng paliwanag Hinawakan mo. Hinawakan ako ng lalaki at pinilit niya ako sumayo doon. At ganun din ang ginawa niya nang dinala niya ako sa bangka niya, hinatak niya Malabo ako. Malabo yun. Hindi ako naniniwala na pinilit ko nila. Sinusumpa ko. Maniwala ko yun talaga ang nangyari. Alam mo, Maria Mercedes, kakaiba na ang nakikita ko sa'yo. Marami ng misteryo sa pagkatao mo. Kahit sa kama mo, may bigla na lang lumilitaw. Sandali lang. Iniisip mo pa rin yun. Ako, nakalimutan ko na ang pangyayaring yun. Sa nakikita ko, talagang kakaiba na ang mga ikinikilos mo ngayon.
Naiisip ko ang tungkol sa lupa. Anong tungkol doon? Ayos naman, pero medyo liblib. Hindi na yan liblib pag may maayos ng kalsada. Ah, ikaw ang magpapalagay ng kalsada? Hindi ako, ang gobyerno. Pero sa iyong negosyo na to. Napag-usapan na namin ang tungkol dyan. Sila ang magtatayo ng kalsada. Yun ang magiging bahagi nila para dumami ang mga pabahay dito at kailangan nila yon. Meron na ba kayo ng kasunduan? Rodolfo, alam mo nag-i-enjoy ako, pero binabantayan ko ang negosyo ko. Sisimulan na naming asikasuhin yan, kaya ngayon pa lang maghanda ka na. Ipaubaya ako na sa iyo pagpaplano at pagpatayo ng lahat. Malaking karangalan sa akin to. Siyempre, kailangan mong dito sa lugar manirahan. Malaking halaga naman ang kikitain mo. Walang problema, lilipat ako rito. Kasama ang asawa mo? Oo, kasama ang asawa ko. Kailangan ko lang muna siyang kumbinsihin. Mabuti pumayag silang makausap ulit, Tita Guillermo. Bumalik ba kayo rito dahil may magandang balita kayo, Mamansilya? May paraan para matulungan kita. Katatapos lang namin mag-usap na Attorney Molina, may paraan para mabawasan pa ang sentensya sa'yo. Ang mahalaga dito ay makalaya ka, ang makalabas ka na sa kulungan. Maraming salamat po, ma'am. Salamat. Ano na lang ako kung wala kayo? Hindi, hindi ako mawawala. Sinabi niyong galing kayo sa ibang bansa. Baka kailangan niyong umalis ulit. Hindi. Walang anumang bagay na makapagpapaalis sa akin dito. Wala na kahit kailan. Kukumbinsihin ko si Magnolia na dito muna kami tumira. Sandali lang. Paparating na siya. Hello? Hello, my angel. Ano, sasamahan mo ba ako sa pool bago dumili? Siyempre naman, pero mag-uusap muna kami ni architect para sa project. Okay lang? Ikaw ang bahala, aking mahal. Nasaan ang asawa mo? Pabalik na siya rito. Naawa na kasi siya sa akin kanina, kaya sasamahan niya akong kumain dito ngayon. Pero hindi na rin ako gutom. Akala ko wala kang kasama, pero dahil magkasama kayo, hahayaan ko na muna hindi, kayo. Hindi, umupo ka lang dyan. Gusto kong sabihin mo kay Jorge Luis kung ano yung nangyari. Sige na naman, Rosario. Nakikiusap ako. Huwag mo nang isipin, hindi naman mahalaga yun. Galit na galit pa rin siya sa akin hanggang ngayon. Tingnan mo ang itsura niya, oh. Alam mo, Jorge Luis, hindi ka naman dapat magalit sa nangyari, no? Bakit hindi? Kagabi, matagal kayo nagsayaw ng asawa ni Mr. Sebastian, hindi ba? Alam na yun ang ate ko, sinabi ko sa kanya, pero hindi siya nagreklamo. Iba naman yun. Ah, talaga? Kung ganun, sabihin mo sa amin kung saan ka pumunta kaninang umaga at sabihin mo kung sino ang iyong kasama. Sige nga, sagutin mo nga ang tanong ko sa'yo. Saan ka galing at sino ang iyong kasama? Nagagawa mo pang konsintihin ang ginagawa ng ate mong si Maria Mercedes? Ngayon ako pang pinararatangan niyo? Totoo naman ang sinabi niya sa'yo. Ah. Ako ang dapat nasisihin mo. Pinilit ko siyang sumama sa akin sa swimming pool at nagkataon naman na naroon si Danilo. Isang mayaman na lalaki na hindi namin inaasahan na magkakagusto kay ate. Kasalanan ba ni ate Mechi kung magustuhan hindi siya? Hindi yan totoo. Huwag mo isipin yun. Oo, nagustuhan talaga siya. At dahil hindi naman niya tinatago ang talagang nararamdaman niya kay ate, hinawakan niya sa kamay si ate Mechi at pinilit niyang sumama. Hindi nakawala si ate. Isa pa, ayaw din niya akong iwang mag-isa sa mga yon, kaya sumama na rin siya. Maliwanag ba yun sa'yo? Alam mo, madaldal kong hipag. Kung naroon lang ako, binasag ko na ang pagmumukha ng Danilo na yon. Talaga ba? Mas bata siya sa'yo. Pero alam mo ba, mabait siya. Isinakay niya kami sa bangka niya. Wala naman sigurong masama sa ginawa namin, no? Sinasabi mo lang yan dahil dalaga ka pa, Rosario. Pero yung kay Mercedes, mali yun. Una sa lahat, hindi siya dapat pumunta ng mag-isa sa swimming pool nang wala ako. Ay, ano ba? Tama na. Huwag kang ganyan, Jorge Luis. Halos ayaw nang kumain ni Ate Mechi. Kung ako siya, hindi kita papansinin. Pero baliw na baliw siya pagdating sa'yo. Kaya sige na, suyuin mo na ang kapatid ko. At sabihin mo, ilalabas mo na si Ate Mechi mamayang gabi. Ako? Bakit pa? Hahayaan ko na siya sumama sa'yo. Masaya naman kayo kapag hindi ako kasama, di ba? At ano na naman? Iiwan mo na naman siya sa kwarto nyo? Hindi. Bahala na siya sumama sa'yo. Ay nako, Ate Mechi. Pagod na ako talaga. Ginawa ko na ang lahat.
Pero ayan, ayaw pa rin niya makinig sa akin. Hindi na mauulit yun, Jorge Luis. Totoo, maniwala ka. Pero hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Talaga? Hindi mo mapapatawad? Sigurado akong dahilan mo lang yan para mapag-isa ka at magawa mo ang gusto mo. Hindi mo ako kayang lokohin! Matalino ka talaga, Rosario. Ah, talaga? Mas matalino kesa sa ate ko. Magagawa mo ang kahit na ano sa kanya. Pero ako, hinding-hindi mo ako maluloko. Tinitiyak ko yun sa'yo. Tama na, tumahimik ka na, Rosario! Tumigil na kayong dalawa! Ay, napakasinungaling mo. Alam mo walang ginawang masama ang ate ko. Ayaw mo lang aminin dahil ginagamit mong dahilan yon para may dahilan ka pa para sa iyong kalokohan. Pero ito ang tandaan mo. Ako ang nagbabantay sa'yo. Tandaan mo yan! Sigurado akong patay na ang taong yon. Sigurado akong patay na siya. Pero kailangan ko pa rin tiyakin. Hello? Gusto kong makausap si Attorney Portales. Sino po ito? Malvina Del Olmo. Magandang hapon, Mrs. Malvina. Si Tomas po ito, ang sekretaryo ni Attorney. Nagkasakit si Attorney Portales, inatake siya sa puso. Mabuti na lang at naagapan na itakbo agad siya sa ospital. Hindi naman siya namatay, hindi ba? Hindi po, Mrs. Malvina. Mabuti na lang at hindi nangyari yon. Nandiyan na! Oo na! Nandiyan na sabi! Pambihira naman! Ay, naku! Anong sinabi ko sa'yo? Kasayaw ni Jorge Luis ang mistika na yun ngayon! Totoo ba yan? Oo, nakita ko sila! Inaagaw ng babaeng yun ang asawa mo, ate! Sumasayaw sila na magkadikit pa ang mukha! Masaya silang nag-uusap at ikaw nandito sa kwarto at nagpapakabaliw! Hindi! Hindi! Gawa-gawa mo lang yan, Rosario! Sinabi mo lang yan para sumama ko sa'yo, pero hindi, ayoko sumama. Kung gusto mong magkulong dito, gawin mo. Pero bumaba ka na para makita mo sila. Sige na, halika na. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Kung ganun, si Jorge Luis, sinungaling pala siya. Niloko niya lang ako. Oo, ate. Nagkukunwari pa siyang galit para magkulong ka rito sa kwarto at makapag-party siya kasama ang maarting yun. Sinabi ko yun sa pagmumukha niya. Hindi ako papayag, Rosario. Pupunta ka ba ron? Pupuntahan ko siya. Pero kailangan mong magbihis. Pero lahat ng damit ko rito pang luksa. Magmumukha ka malungkot pag ganyan. Ay, pero ano nang gagawin ko ngayon? Huwag kang mag-alala. Pahihiramin kita ng damit. Yung babagay talaga sa'yo. Bababa tayo, mauupo sa isang lamesa para mahuli mo siya. Wala siyang kaalam-alam. Ay, eh paano kung lalo siya magalit? Ay, syempre magagalit siya. Nagpa-party siya kasama ang ibang babae. Naglalandian sila, ate. Nagkakamabutihan na sila. Sige, Rosario. Pahiramin mo na ako ng damit mo. Kuya lang si Papa... Patawad po. María Mercedes, pa servirle a usted, de mi familia me encargo yo.